do sa mga yung mga nangyayari ngayon sa mga yung mga nag sa beauty products din na mga nag-away online. Alam niyo 'yon? Yes, so. Yung mga social influencer din. Social bardagulan sa aware din kayo doon? Yes, lagi naman po nakikita ko po siya sa online. Oo, ano pong masasabi niyo doon? Medyo ano po? Sa ako po kasi since nasa online din. Kaya so medyo hindi po talaga pinapasok yung ganun. Doon na naririnig ko kasi nga po since online. Pero ako po personally talaga, hanggat maaari, ina-out ko yung sarili ko sa mga issues. Mm-hmm. Kasi yung personality ko talaga, hindi ganun. Pero honestly, being live sa online din, medyo stressful po sa side ko. Kasi parang iniisip ko pa paano may mga distributor, may ganito yung ano nila, tingin nila sa kailangan ng distributions, kailangan maingay, may gulo. Mm-hmm. So napaka-affect po talaga yun. Lalo na sa aking brand owner po, as a brand owner po na, kumbaga, nagiging mahirap for me na hakuhan ng more distributor. Siyempre, mas pinipili niya ng kumbaga supportahan yung mga may hingay sa online. Wala ho kayong mga kaibigan na ganun din ng mga distributor? Wala. So, ako po kasi talaga parang ano po, kung alone CEO. Solo flight? Wala po talaga ako masyadong friend na mga CEOs. Pero po, may makakilala ako, pero naririnig ko lang yung mga kwento, pero hindi po ako kumbaga nakikimarifest talaga, nakikijoin. Or kumbaga nagdadagdag ng nakikisaw-saw sa mga issue nila. Pero ako personally po, medyo mahirap for me. Lalo na nga po nasa online po talaga ako. So, minsan, inisip ng mga distributor na dapat makijoin ka para mas in ka. Talaga? Yes, opo. Minsan kasi di ba po, kapag medyo mas ano ka, kumbaga kapag nakikikilala ka, kasi negative publicity is still negative for them po. Pero kasi sa personality po talaga. Hindi. Wala naman kayong plano mag-concert, no? Wala naman po. Sabi nga nila, hirap naman ni CEO kasi kailangan mag-concert. Pero wala naman po. Pero hopefully, baka po pag lumaki someday. Kasi hindi naman po namin na talagang lumaki. Pero hindi po siguro yung kagaya ng concert na ganun kabongga. Ako mahalaga lang talaga is makapag-business lang. Kumakanta po kayo? Hindi po. Wala po akong talent. Negosyo. Negosyo. And ito po ngayon yung sa may friend ko. Kaya kami na aesthetic clinic. Sinusuportahan ko po siya. So, as a brand owner, yun po talaga yung goal ko na masuportahan ko rin yung mga friends ko. Na pareha kami ng industry. Marami pa ba kayong kaibigan na may clinic din? Actually, dalawa po sila. Pero siya po talaga yung pinaka-close ko. Best friend ko si Mary ni Tumor. 6 years na kayong magkaibigan po? Opo, 6 years na po kami magkaibigan. So parang ang kwento namin, nag-start kami from scratch. Galing, talaga no? Wala akong clinic, siya wala siyang clinic. So since nga ako yung pinaka, kumbaga ano, mas malakas yung loob sa amin, nauna ako na magkaroon ng aesthetic clinic po. Then after nyan, pinush ko siya na mag-clinic ka, maganda to. Hanggang sa nagkaroon na rin siya ng aesthetic clinic. Ngayon, parang supportahan kaming dalawa. Though ako may sarili ko aesthetic clinic, pero yung tagumpay niya, yung na-mention ko kanina, tagumpay ko din. Oo, yung tagumpay ko, tagumpay niya din. Galing. Sige. Okay po, ma'am. Thank you po.